Hello guys, so ang gagawin natin ngayon, itong heat laminator, hindi na siya umiinit. Hindi na rin gumagana itong kulay green niya, yung working light niya. So, hindi siya gagana kasi hindi na rin siya umiinit. So, tingnan natin ang loob kung ano ang sira niya. So, pasensya na kayo guys sa medyo maingay kasi madiling araw ko na ito inaayos. So, yan, tinisting ko guys, kanina ko pa ito naka-plug in. Yan, hindi na talaga siya guys nakakalaminig kasi wala na siyang init. So, buksan na natin at tingnan natin yung sira. So yan na guys, nabuksan ko na. So ito yung servo motor nya. Ito yung circuit board nya. So ang gagawin natin, magtitest tayo ng component kung ano talaga yung sira. So simulan natin guys, stay tuned. Yan nga pala, kung bago ka sa akin channel at napadaan ka lang, please subscribe and hit the link ng notification bell para updated ka kung may bago akong video. So, simulan natin guys. So pagtanggal ko nung lata na nakaharang ito, may nakita kong overload protector. Test natin. Ito yung sensor niya, heat sensor. Tapos ito, parang kinakapa ko sa loob nito, parang thermal fuse. So testingin natin kung alin ang sira. So, una kong ititest yung overload protector. Yan. Sinit ko sa buzzer or continuity. Test natin overload protector. Good. Okay siya. So, next natin yung thermal fuse. Test natin. So yan na guys, test natin. Open. So ibig sabihin sira to guys, thermal fuse natin. So kaya hindi pala siya nag-iinit. Sira yung thermal fuse natin. Kadalasan sa mga heating element ng mga gamit natin tulad ng plancha, oven toaster, itong ganitong heat laminator, may thermal fuse yan kadalasan. Kahit electric fan, may thermal fuse din yan kasi umiinit. So, ito, open yung thermal fuse nya. So, palitan natin. Ang nakalagay pala nito ay 10 amps. Na thermal fuse, 10 amps. Hold tight, can't make calls.
So ito yung available sa amin, ito yung malaking thermal press ang nakuha ko. Ito lang yung available ko. So ikapit na natin, guys. Test muna natin. Yan, good siya. So ito yung dati. Yan, open na siya. So, lagyan natin ng heat shrinkable tube. So, paglagay pala natin ito, guys, note, huwag nyong sobrang iksian yung paa ng thermal paste nyo. Kasi pag nag-solder kayo nito, pag nakadetect ito ng sobrang init, nag-open siya. Kaya medyo haba-habaan nyo lang, guys. Kasi pag na-exian nyo tapos nagsulda kayo na sobra siyang nababad sa sulda sa soldering iron nyo, so may tendency mag-open siya at nakaka-detect siya ng sobrang init, kaya medyo hababaan nyo lang yung paa. So, yan na, nakabit ko na, guys. So, ang gagawin natin, test natin ulit kung hindi siya nag-open. So, okay naman siya, guys. Hindi siya nag-open. Yan na siya, guys. So, hindi na siya nag-open. Nakabit na natin siya. So, lagay na natin yung heat shrinkable tube natin.
para ma-insulate siya. Yan, natapos ko na siyang ikabit. So, test ko ulit kasi gumamit ako ng hot air. So, okay naman siya. So, testingin na natin guys kung okay na. Lagay lang natin to sa tamang pagkalagyan. Ito yung problema ko. Hindi nakakasya yung flexible hose natin. So, okay na yan guys. Basta hindi tumama yung terminal sa bakal, may hit string cable tube naman. So ayan na guys, naka-plug in ko na. So mailan na kulay red. So ang bali ang gagawin natin, antay tayo ng 3 to 5 minutes saka to mag-iinit. So ayan na, after 3 minutes yan, umilaw na yung working niya, yung kulay green. So testingin natin guys kung talagang uminit na siya sa loob. Talagang nakakalaminit na siya. So ito, 100 lang ang gamit ko. Ayusin ko muna tong ilalaminit ko, tapos testingin natin kung okay na. So ito na guys, okay na, nakapisto na. Lagay na natin. So, yun na guys. Okay na. Nakalaminate na siya. So, yun na. Okay na siya. Sa Photoshop pala to ginagamit itong laminator na to. Sa mga shop na gumagawa ng mga pictures. So, maraming salamat guys. Thank you.